Nangyayari at ano ba ang dahilan kung bakit ang isang ama magawang pagsamantalahan ang sariling anak? Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Sana sa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please guys, pakiyakap naman ng aking bahay para updated kayo sa aking mga ina-upload. For today's vlog, ating pag-uusapan guys, ang isang ama na minalis siya or ginamit ang kanyang anak at nagkaroon sila ng anak. Guys, ano ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Ano ba ang nangyayari at ano ba ang dahilan kung bakit ang isang ama magawang pagsamantalahan ang sariling anak? Guys, ano sa inyong palagay? Nang dahil ba sa pag-iinom? Nang dahil ba sa alkohol? Na pagsamantalahan ng isang ama ang kanyang sariling dugo at sinira mo ang kinabukasan ng iyong anak? Nang dahil ba sa ipinagbawal na gamot, hindi mo na makikita at hindi mo na malalaman na ang taong ginamit mo, ang taong gagasain mo ay sarili mong laman at sarili mong dugo? Yun ba ang dahilan, guys? Guys, para sa atin, ang lesson na ating makukuha sa ating napapanood at napanood sa RTIA kay Idol Rapi Tulpo in Action. Isang ama, guys, maliit pa ang kanyang anak ay nagawa na niya itong pagsamantalahan. At nang lumaki, ay nagbunga ang kanyang mga ginawa. Ang masakit lang ay hindi naniniwala ang kanyang ina at mga kapatid. At sinasabing siya'y nagsisinungaling. Isang napakasakit na bagay para sa batang yun na hindi naniwala ang kanyang mga kapatid at kanyang ina. But guys, ating pag-uusapan kung bakit nagawa ng isang ama na pagsamantalahan ang kanyang sariling laman at sariling dugo. Ano ba ang makukuha natin kung tayo maglalasing? Kung tayo gagamit ng pinagbabawal na gamot, ano ba ang makukuha natin? Kung iinom ka, maglalasing ka, anong makukuha natin? Di ba wala? Sakit ng ulo? Sakit? Kasi pag sobrang alcohol ay nakakasira yan sa ating katawan. At alam niyo yung lahat na hindi talaga maganda sa ating katawan ang pag-iinom. Kung iinom ka, naghihirap na nga tayo. Kailangan mo pang uminom. Kailangan mo pang maglasing. Di ba pwedeng iinom ka ng isang bote o isang baso para lang sa katawan mo, sa pangailangan mo? Talagang iinom ka para patayin ang katawan mo at sirain ang kinabukasan ng iba. Nang dahil nga sa iyong pag-iinom, hindi mo na nakikilala na ang sarili mong dugo at laman ay iyon ang napagsamantalahan. Nakihirap na nga ang mundo, iinom ka pa. Ano ang mangyayari? Nag-iinom ka ba nang dahil sa problema? Nag-iinom ka ba dahil pasan-pasan mo na ang buong daigdig? Yun ba ang solusyon? Na ang pag-iinom at paglalasing ay isang solusyon sa mga ating mga problema? Guys, lahat tayo merong problema. Meron tayong mga pinagdadaanan sa ating buhay. Pero guys, matuto tayong lumaban. Matuto tayong tumingin na ang pag-iinom ay hindi kasagutan ng ating mga suliranin sa ating buhay. Gagawa tayo ng paraan kung paano natin malampasan o ano ang ating gagawin para meron tayong solusyon sa ating problema. Ang pagbagamit ba ng bawal na gamot ay isang solusyon sa ating problema? Hindi, di ba? Kasi number one, nasisira ang iyong utak. Kung gagamit ka ay pinagbabawal na gamot, hindi mo na makikita, hindi mo na makikilala ang mga taong nasa harap mo kasi nasobra ka na sa bawal na gamot. Eh anong mangyayari sa'yo? Di ba yung iba nakakapatay ng tao, nakakapatay ng kapwa, sariling anak, sariling ina, or ano pa, or sino pa, nang dahil sa pinagbabawal na gamot.
Ginahasa ang sariling ina, ginahasa ang sariling anak. Ginamit ang sariling anak. Sagot ba yon sa problema? Kaya tayo gagamit ng pinagbabawal na gamot at iinom. Guys, hindi yun ang sagot. Isang bagay lang ang sagot sa ating mga suliranin, sa ating buhay ngayon. Lalong-lalo ngayon, sa panahon ng pandemic, wala. Maraming walang nawala ng trabaho, maraming walang bigas. Kailangan din natin kumilos. Hindi sagot ang bawal na gamot, hindi sagot ang alak para sa ating mga suliranin. Hindi sagot ang mag-give up or kikitin ang buhay nang dahil sa ating mga suliranin. Isang solusyon, guys. Magpakatatag tayo anuang pagsubok na dumating sa ating buhay. Kasi kung hindi ka matatag, talagang matutumba ka at gagawa ka ng desisyon na mali na hindi ikakabuti ng kapwa mo at ng sarili mo. Kaya guys, isang lesson na ating makukuha, pangalagaan nyo ang inyong mga anak na babae. Tingnan nyo kung sino ang nasa paligid nyo. Tingnan nyo kung sino ang kasama mo. Kung ang kinakasama mo ngayon, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At may anak ka dyan, sa paligid. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Huwag na huwag mong konsintihin. Isipin mo ang kinabukasan ng anak mo. Lalo na mga anak nating babae. Ikaw ang sisiin nila, paglaki nila. Bakit mo sila pinabayaan? Bakit mo hindi sila pinoprotektahan para sa isang taong adik o lasinger? Kaya guys, habang may buhay, may pag-asa. Ang alkohol, ang bawal na gamot, ang pag-give up ng ating buhay ay hindi sagot ng ating kahirapan, ng ating mga problema sa ating buhay. Kailangan lang nating magpakatatag at lumaban at gumawa ng mabuting paraan para tayo'y makaahon sa hirap, para tayo makakain, para tayo magkaroon ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya guys, habang may buhay, may pag-asa. Huwag niyong kalimutan. Jesus loves us always. Bye for now. Bye.